Tala'y may taong malungkot, umiiyak. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising niya ng liwanag. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga pala. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanan ng di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay nagtahimik sa isang munting tahanang baytuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Maray na hapon po mga tugang. Maray na hapon po. Kami po nagbabalik ni brother ngunyo na hapon para sa programang Legal Sana. Ini po ano kang last week na di kita nakaprograma last week. Travel ka? Travel. Ano sunod-sunod ng mga tugang kay ang mga ano ang mga appointments ta. Actually ngunyan brother, ano kami? Grand alumni homecoming sa ano sa San Jose Community College. Tantawad pagkatapos ng programa, mabalik ako duman para mag-host magsabay man sa kaugmahan kang mga ano okasyon kang first general grand alumni homecoming. So gabos ng mga batch, gabos ng mga graduate. Puan pa kang batch 1997 hanggang ngunyan, hanggang batch 22. Imbitado mi po kamo na makisumaro, magpartisipar sa gigibuho na alumni night tagtaod. Alas 3 kihapon, may date naman namang kaugmahan duman, ano, so mga exciting prizes. So, yun siguro ano, medyo mapapagalang ano, ang satuyang schedule busy. No? Pero bago magpaano, nandiyan ko pa nakapamidbid. Ini po si Atty. Randy Blanza. Ini po si Brother Ayel Bilarmino. Para po adig di sa programang Legal Sana. So, sangunyan, actually, naghuron po kami mga tugang ni Brother habang pasiring digdi sa estasyon. Gahapot niya ako kung ano dang topic mingon niya. Sabi ko, Brother, pasensya nang una. De talaga ako nakano po pa Sabado kang last week hanggang ngunyan medyo hectic talaga si schedule. Actually IBP election ngunyan, election kang sa mga sa abogado po baga. Dahil na ako nakakast kang vote, dahil na ako nakaboto. Na talaga maski anong piga, katatapos ko lang mag-attend kang ano, kang online meeting sa Zoom. Nag-out na ako. So, siguro po bago kita magpun kang sa tuyang pagurun-hurun ngunyan, syempre, minapasalamat girari kita sa management kayo ng ano, One Radio. Si Sir Jing Montealegre, si Sir Romy Volante. Thank you po. Si Station Manager Osang Bores. As in, ang kaiba tapo, permedig di mga tugang sa, ano, sa technical, si Sir Luz Bornasal. Nangunyan, ano pa lang kami, wara na naman so may ano na naman so Facebook live kang ano kang One Radio for my community violation something kung ano kaya live po kami ngunyan sa Facebook account ni Sir Luz Bornasal tapos maputig share ko sa kuyang Facebook sa kong personal Facebook account so gustong makipag participate sa tuya sa discussion tangunyan duma na lang po ngunyan makifollow. Medyo down so ano so Facebook account kang One Radio no so for pirado naman niya na aldaw ano brother. Kumusta na brother? Okay man buhay pa. Buhay pa. Iyo. Saka sumago po mga tugang tigapot ako ni brother kung anong topic mo niyan. Actually, it's more on ano na pag-decide me na ang pasatong pagurunan mo niyan about current events. Nanganing makaano man kita kang sa mga issues na sa tuyang nadadawag mo niyan na nababalitaan. Although po ano ini so kumbaga paalala ini po kumbaga kung nag-express man po kami digdiki opinion bilang mga host
It does not follow that this is the official stand of the station. This is not the official stand of the management and of the station. Personal mo lang pwedeng mga ano yan, kumbaga opinion, ano, na bilang sarong man na tao, bilang sarong Pilipino, na pag nahampang kita kayo ni sa mga issue, igoy-igoy kitang magkakaibang opinion. As in, di ba, ang ano naman, brother Digde, maski gura naman magkaiba ang satong opinion, magkasalungat ang satong opinion, at the end of the day, we respect each other. Di ba? We are different species. Magkakaiba kita kay pag-iisip, kay mga pag-uugali, kay araw kayan. Kaya, ang ano, Digde, respetuhan, we respect each other's opinion na they kita maano na, ikang nga sala, ako tama, who are we to tell that? Ano, maski nga na ako, tigtatarong sabi yung tangaya, may aram ako sa batas, okay, pinag-adalan mo yan, it doesn't mean na gabos na tigtataram ko about sa batas, iyunaan ang tinagtigapuntang gospel truth. Because, who knows, may mali din akong interpretation. No, we are not perfect. I am not perfect. So, minsan, may mga pagkakamali, and I'm more than willing to accept kung i-point out sa ako, and if you can convince me na magbago ki stand, then why not? Okay? So, ang inutuntangon yan, brother, na ano, na i-discuss, ining ano, celebration of EDSA Revolution. Diba? We are celebrating ngunyan, February 25, 36th year anniversary ng EDSA Revolution. Ika, brother, anong narumduman mo digdi about sa EDSA Revolution Day? Ako kaya, I was born in 1980. So, na 1986, EDSA po ito. Uh-oh. Elementary level ako. Elementary ka? So, natural. Magka-batch kita. Nahiling ko naman, dakol ng mga soldiers. Uh-oh. Tapos sabi kang mga teacher mo, di ko matakot ha, anong nayaro ka na. Actually po, siguro, iningan ng tigano ta, sa, may kasabihin kita, those who forget the past bound to repeat it. Kumbaga, history should be learned. History should be learned so that we history should be recalled so that we should learn from it. So available naman sa libro, available naman ang ano kung nata nagkaidwa kay EDSA Revolution. So although ang tigsasabi ang pinaka ano po kang EDSA Revolution, kaya tigsa-celebrar tangunya na February 25 because inyang tig-apod na bloodless revolution. Na ini, sarong revolution, pag sinabi kasing revolution, sarong ining pag-aalsa, sarong uprising. Na kaya siya suminikaton, bako lang digdi sa Pilipinas, baging sa buong mundo, kasi pag-aalsa ini kayto, laban kay President Marcos kayto, under the dictatorship of former President Ferdinand Marcos Sr., nadaing dumanday nagdanak kidugo. Walang pagdanak na dugo. Kasi history will tell us na pag nagkakaigwa, magbasa po kita ka mga world history, ka mga history of the, kung sain napapahali ang sarong leader, madugo. Nangyayari yan, madugo, ralabanan, armed conflict. And this this EDSA Revolution, kaito, kang nangyari ini, it is parang a sight to behold. Sabi nga ni, makagirabuhon da ka ito. Actually, ako nahiling ko lang sa mga documentary, sa mga ano, makagirabuhon da ka ito pag nahiling mo sa ano, kasi sa mga mayaman, mga ano, kumbaga, nag-ano, imbis nga badil ang dara rosaryo, mga burak. Tapos, huni man na sa mga may mga tangke, alangan man nga badiloy niyan, so uminibapa duman, ano, sa mga polis. Kaya, ini ang tigapod na bloodless revolution which toppled the dictatorship of Ferdinand Marcos. So, napahali po digdi sa, ano, so pamilya Marcos, kaya nga ni, dakol naging controversial iningon yan because ang presidente ngon yan, presidente ita, Suaki, which, at the time, he was included, kasabay siya sa, napahali sa Malacanang kay ito. Bongbong Marcos was then, ano na, dakula na siya, ano, 36 years ago, ngunyan, nasa 60 plus na si Bongbong eh, si President Bongbong Marcos. So, kaya, paano nga isi-celebrate ninda, paano celebrate kang satuyang presidente, ang sarong event na nagpahali sa pamilya ninda sa power. So, kumbaga, it's a history, may mga nagsasabi, may mga nagtataram na napagayon kang EDSA Revolution so sa tumbuhay kasi
without that revolution, baka padagos kita under the dictatorship. May mga nagtataraman na after EDSA revolution, mas naparaot. Kasi ngaya, nag-ano sa mga oligarch, kumbaga, namayagpag sa mga oligarch, sa mga, actually, kang time ni, ano, kang after the EDSA revolution, nausok kay to brother, ano, kasi ako, a wide reader po ako mga tugang, ano, mahilig man talaga ako magbasa, kay to nausok digdi, so, kamag-anak, kaibigan, kakampi, na ang na-appoint na kay to sa mga position sa gobyerno, kumbaga, kamag-anak, kaibigan, araw kayan. Kaya, kumbaga, so tig-expect kayo sa expectation, kasi right after the EDSA revolution, ang expectation kang mga Pilipino, magkakaigwa kay sudden turn of events, na kumbaga, haling nga kami digdi sa pagtios, ang tig-ano miman is gumayon ang buhay. That after 36 long years of EDSA revolution, dakulon man girare kitang namamati na mga kadipisilan sa buhay, pagtios, etc. Kaya may mga nagki-question ngunyan kung naparahay ba kita after the EDSA revolution. Sabi ta nga digdi, ano? May ano ba gayan sa Newton's law on motion? So in every action, there is an equal and opposite reaction. Gabos na bagay po digdi mga atugang, gabos na bagay na nangyayari, may nabibinipisyuhan kaan, may nadadanyaran. We cannot please everybody. Ano? So ika brother, ano sa hiling mo? After the 36 years after the EDSA revolution. Ano sa hiling mo ang naging pagbabaguta digdi sa ano? So bako ining graded recitation ano, pagpapalitan lang ini ng ano ang ng leadership kaya sa nahiling ko. May diamond key leader na perfecto. So may karahayan siyang ginigibo as in may diamond na papaboran sa iba. Kaya dumang kita, mabalanse kita kung anong konsen kita dumang. Ngunyan sa mga nakaaging ito, may mga adal kitang naukudan. Oo, history will tell us, would always give us story, ano yan, lesson. So it is now up to us whether we learn from that lesson or we simply forget it. Diba? Na kumbaga, gabus man, may aral ang satong kasaysayan. Na nasa satuya na yan kung makakaukod kita or we will let the history repeat upon itself. Mabalik na naman kita sa ano, garo naman sa nakita kaan na cycle na paulit-ulit na lang nangyayari. Habo mo pala gusto mong gumayon ang ano, ang gobyerno. Sige mo man sa nang elect pagtitaonan ka kita pagtipaipitan iyo man girar ang tibo-tubot, iyo man gyan lalag sa posisyon. So, parang ang ano digdi, there is always the two sides of the coin about this EDSA revolution. Ako ang pinakaano personally, ang pinakaano ko lang digdi sa EDSA revolution, ang pinaka positive effect niya na restore ta sa democracy. I would always prefer democracy over dictatorship. Kasi sa dictatorship, wala, may suppression of your freedom of expression. Teka, pwede magtaram ki kontra sa gobyerno, kontra sa ano, which in a democratic society, that is the most ano yan, kumbaga ano yan, priced right, kumbaga saro sa pinaka pigpoprotektahan na karapatan, ang karapatan ta na ihayag ang satuyang sadire, ang ihayag ang satuyang pag-question sa mga patakaran, pagpuna kung may kamalian, iyan ang tigtatao kang democracy. We are here, we are free to express our grievances, ngayon kitangon yan sa radyo, dahil sa demokrasya. Ang mga ano po mga tugang, ang mga bansa na mga diktador, mga dictatorship, like Russia, taraman mo lang sa Russia, magtaram ka lang duman, nga si Putin ngaya o panot, pwede ka ng death penalty. Ano? Okay nga, duman mas lalong dumuman ka sa North Korea, taraman mo ngaya sa presidente kang North Korea, mag-live ka duman sa TikTok, o kaya mag-Instagram post ka duman, mag-Facebook post ka, na ang presidente mo ngaya si Kim Jong-il ito, ang presidente mo ngaya o, kamag-anak ni Jollibee, pagkaaga kan, arestado ka na, pwede ka ng
pwede ka nang ipaano, ipa firing squad. Ano? So kasi restricted ang satuyang freedom of speech. It happens during those time of martial law na ang mga nagkukontra kayto sa gobyerno, tig-aaresto. It is ano, dahil ni masasabi ngayang fake news or ano, because it is fully documented. Ang mga dokumento kaini, ang mga buhay na testigo kaini, hanggang ngunyan, buruhay pa, mga personal account na ng ano, can really tell us na nangyari talaga ini ka ito. Maski ka ito, sa mga gurang samuya, mga ano samuya, nagtataram na bago ka ngayon, pagbanggi, may curfew. So maski may hilang ngayang aki mo, dadaraon sa hospital, pasiri ka din sa tabako, maagi kang una sa curfew, interview kang una, kung masain ka, kung maano, takong day ninda, day, pwedeng day ka ninda, papalagpasun sa ano, sa checkpoint. Ano? So sa ngunyan, we are free to that because of the restoration of our democratic principles. Pero sometimes, ang curfew, nakakatabang man iyan. Kaya nga, Arab sa Mindanao, baga magulo. Oo. Kang panahon ni Gloria, nag... Nag-ano baga doon, kay Martial Law. Oo. Mas pabor sa Inda. Kaya nga, iyan ang tigtataramta. Sa Newton's Law of Motion, for every action, there is an equal and opposite reaction. Sa kada pulisiya na tig-ano, kada decision ta actually, igwa dyan na may mabibinipisyuhan, igwa dyan na madadanyaran, igwa dyan na maapektuhan. Kaya lang po, sa mga Pilipino, sobra nang mong pagkademokratiko, naabuso man sa freedom. Ang freedom, tabaga, freedom of speech, freedom of the press. So minsan, nakalampas talaga nakalampas sa limitasyon. Diba? Iyan ang saro sa mga feedback sa to kang ibang nasyon na mga ano. May mga batas kitang nasobrahan naman da kita ki freedom of, nasobrahan naman kita ki kalayaan sa papamahayag. Na kung mudaho na sana ang presidente kay ito si Vice President Lenny Robredo, kung mudaho na sana sa ano o haguna mo baga iyong nagpakakan, iyong nagano, kumbaga nawara na su respeto. Actually ako personally ngunyan, dakulon akong na-receive ng mga pambabash. Ano? Just because I'm running an institution, as in may mga tigpapatupad akong mga pulisiya sa eskwela na sa hiling ko, sa hiling mi sa administration, ini makakatabang. Pero sa hiling kang iba, sala. So nababashman ako kaiyan na without even asking why we are implementing that kind of policy. Sa that's part of the ano, that's part of freedom of expression. Deng problema 'yan. Ang problema digdi, may tigapod po kita mga tugang na ano, for every right there is a corresponding responsibility. May karapatan ka, pero may karapatan man ang iba. Iyo po, tama po. Kapag ang karapatan mo magtaram, kimaski ano, nakakakulog na sa ibang tao, ano na yun, that's already abuse of authority. Halimbawa, may karapatan kitang magkanta. Ano brother? Ikaw may ligong ka magkanta. Pwede kang magkanta dahil sa imong may maano, dahil sa imong may masita ka yan. Pero dahil ka man magkanta, na alas 12 ng matanga, hirit-hirit pa ang video okay mo, tururog ng mga pagtaranin din doon, na nagkakangiriturog dahil sa kagunga mo. May karapatan nga magkanta, pero may karapatan man ang kataning mo na magkaturog. So dapat, daita yan, abusuhon. Actually, yung mga excessive rights na yan, excessive exercise of right, iguya na mga ano, may mga sa most of the time iguya na karapat, may provisions of law that would make you liable against that person. Ano? So inini man ang ano, ining freedom of expression. Ano, freedom of expression. Taraman ka sa nangay ano. Dekan ngayang ano ka ini, ta opinion ko ini. Halimbawa, inaputa ka brother, 1 plus 1, perang simbag mo. To. O sabi mo, 1 plus 1 nga, 5. Nga ko, sala, natama nga sala, opinion ko ini. Bako yan opinion, kapatalan an. Kasi maski anong sabihin ta, 1 plus 1 is equal to, it will never be 5. So, parang araw kaya ng mga ano ta, as in nababasata yan sa mga post sa Facebook, sa mga post sa social media. So, kaya,
ini ang saro sa ano, nagaro na sobrahan naman kita masyado kay karapatan. Ang iba kaya, maski anong paliwanag mo, pagsarado ang isip, wara. Dahil man ma-accept ang sa'yo mong supak sa baga. Oo. Kasi iba ang pananaw niya. So, siguro, respect na lang sa'yo. Oo. Actually, yan ang saro sa ano, na-attendiran akong seminar. Nakita daw na mga ano, kitang mga Pilipino, ang ugali ita, pag nagtataram sa tuya, alimbawa, nagtataram sa tuya ang kahurunta, tig-iisip ta na tulos kung anong isisimbag. Samantalang ngaya, ang proper weekend is habang nagtataram, dangugon mo, intindihon mo, tapos i-process mo sa sayang tinaram bago ka magsimbag. Minsan baga kita, dahil pa nga nakakatapos, mabat-ina. Dakulon ako ka na nasisita dapat, ng mga ano. Dapat i-analyze mo na. Oo, dakulon ako ka na nasisita ng mga nagtatarampa susaro, mataram ka man niya. Paano kita ka nagkasarabutan, gabos nagtataram? Dapat, ang saro, nagtataram, ang saro, nagdadangog. So, tapos, pagtapos na siya magtaram, o saka ka naman magtaram, siya naman ang chance niyang magdangog. So, para yun ang ano. Iyon po yun yung ano, kumbaga ako, personal take ko man lang ini na ang biggest achievement man ka, ang, kumbaga, I'm not totally, kumbaga, sold in sa idea ng ano, EDSA Revolution. However, nangyari na yan dahil nakitang maginibo, and i-appreciate na lang na nangyari ini. Because of that EDSA Revolution, na-restore sa tuyong democracy. So, whether the consequence or what transpired 36 years after, ang hapot baga ngunyan, brother, kumbaga, may saysay pa ba ang pag-celebrate ng EDSA Day? May saysay pa. Siguro sa ibang tao, lalong-lalo na sa nag-participate duman sa EDSA Revolution, hanggang ngunyan, na-appreciate pa ninda ito kasi nyaon sindang mismo duman. Ano? So takot mo na baka badilon ka na sana na ano, kasi warang kasiguran ka ito eh, nagduruman sa street. Siguro sa mga millennials na dahil naman nagkaarabot, nababasa na lang sa libro, or minsan nga eh, wara na ini sa libro. Dahil naman masyadong na-appreciate, kaya ngunyan nagkakaigwa ki ano na whether may saysay pa ba or daina ang pag-celebrate. Ika brother, dapat bago lang kita stick sa saro sana. Bago kitang so ano baga. Hilingon ta man so karahayan. So minsan nahiling ta so puro karautan kay sa iba kang sarong leader. When I do good, no one can remember. When I do bad, no one can ever forget. Ah. Puro na sana sala. Normal iyan, normal. So karahayan dai tig balangibog. Oh, kampanawang kayo kang leader na ito. Yun, ya, sa tunay man na istorya, sabi, tigkatakutan man kita. Gari, igwa kitang panglaban ba itong mga missile man. Sa buong mundo, ano kita? Dahil kita nabasta-basta kayo itong powerful man ng Pilipinas. Tapos, ang magayon ng po kayo itong, so, Nutribahan na abot mi po, sa lapi na sa iba, 25 centimos. Ikakaito, tidali mo perperme ang Nutriban, tapos basugong ka na, may bulgor, may gatas. Bulgor. May... Nahiling taka kaito, perperme kang nakapila. May yellow corn. Oh, di ba? Saka na baga. Barato pa kaito. Yatingon ka. Parang yung baga kita kaito yatingon. Perperme kita inot sa pila sa ano, pataraon kay bulgor saka ano, uyan na green paste, bulgor, saka yellow corn. Mas ang leader, kung maski garo no karaot, irespetuhan tayo. Pinili tayo yan, linagtan yan. Kung nag-ibong kay karaotan, bahala na siyang, mananagot man siya duman sa gurang nan. Basta po yan ang ano, so nasa sa tuyo yan kung gusto tang i-celebrate ang EDSA or DAE. So, kanya-kanya man kitang ano yan. So, ngunyan, diniklara holiday kasuod ma, actually kasuod ma, tigistoy ako po nga yung mga tugang ki brother, nakulaw talaga itong perwisyo. So, biglaan na pag-announce ki ano, pagbiglaan na pag-announce ki holiday. So, mga masurildo kasuod ma, di nakasuldo. Ako nga yung kasuod ma, ma-withdraw ko tako sa bangko, di ako naka-withdraw. Sarado palan, maray pa niya ako, kung aram ko man saan, nag-withdraw na akong WeBase. Dahil nalugod kami brother na ikakan. Dahil ang panggurugas sa slugod, malat pang Lunes. Anyway,
Iyon po yan ang ano. So, ang sunod tang ano ko niyan, ining West Philippine Sea, ano? So, ining issue about sa West Philippine Sea. May naano ko naman na parang malagdak yung mga garo so military base, something. Garo, papaigtingin ang presence kang US presence digdi sa Pilipinas. Parang, in response sa growing threat kang kang China over the security in the South China Sea. Oh, ini nga ng ano na kumbaga nag-iwal sa China tapos US kita na papatahawan. Makairak talaga di pagtius na nasyon. Kumbaga tigigibo na lang kitang kung sa ano plangkita. Plangkita kang ano and we sana kung pwede man lang ko ta ang palisita kaya ang palisita sa constitution mga tugang. We want to prevent war. We don't want to engage in any form of war. Nasa batas ba yan? Nasa batas yan. Saka ang United Nation, the very reason why United Nation was created to prevent war. Yan nga lang makaano kang nagano kami kayto kang na sa ano may sa kang so nagka-klase pa ako kayto sa doctoral so about din sa ano. Iyan ang ano so irony. Na kang ginibo kang nuclear kang ginibo ining United Nations kasi dati League of Nations ang apod kan brother sa mga tugang ano history parang diit na ano League of Nations diit na ano yan diit na kumbaga ano yan lesson history lesson kayto wara man na United Nations ang apod kan League of Nations iyan na League of Nations usually mga European countries yan mga European countries ang mga involved yan tapos ano. Kaya lang, despite of this League of Nations, nagkaigwaki World War One. nagkaigwaki World War One. Ang involved naman, Germany. Germany naman ang punpun kang World War One. Tapos, na ano yan, tigbalo-balo man kaning League of Nations na ini na ano, demandira rin nila na prevent sa World War II. Nagkaigwabagang World War II. So, medyo dakulaan na kayitong scope na involved na sa Japan. So, ano. Kaya, nganing ngayon, dahil na magkaigwaki World War III, nabuin ng United Nation. Ang primerong purpose kang United Nation to prevent war. So, tig-expect ako tao, di dahil na mag-irera, dahil na magpara-produce kay mga nuclear war. Ang problema ng unyan, patarakutan, o nga nang dahil mo kami girahon, ma-nuclear kami, ano kami kang military, o baluan nang girahon kami kung kaya nito. Kaya ng unyan, gabos na baga, may mga ano, gabos na mga high-powered na mga sophisticated ng mga, ano, mga military warfare. Ang problema, kitang saradit na nasyon, kitang naiipit. So, ang purpose kang ano, kang enhanced presence kang United States digdi sa Pilipinas, is para maprotekta yung kanyang interest digdi sa West Philippine Sea. Kasi po mga tugang, ang West Philippine Sea or iyan na South China Sea na tig-apod, ang apod kan sa international commerce, iyan ang pinaka-busy na ruta pasiring sa Asia. Kung sisi ang makontrol kang South China Sea, iyo ang makontrol kang international trade sa Asia. Dakulaon dyan ang kwartang involved. Otherwise, kung ikang mag-control, may ako ngaya ibang country, mabayad niya ako sa imo. Alimbawa ngaya, akong nakontrol ngayon kang China, o sa mga produkto kang Amerika, dahil ng mga kalaog sa Asia, kasi pwedeng pagbawalan bagan kang China. So, iniman ang ano, mga araw kayo, it's not really about the territory, although may tig-apod kita dyan na territorial dispute, but dahil man yan ma-involve sa mga arog ka ng mga activities na daing dakulao na na at stake. Ano? So dakulaon dyan, it's more on international trade. Kaya kita dapat, dahil man kita pagparaan ng kang ibang bansa na arog ka yan. Oh, ang problema kasi lang talaga. Kasi sa kasaysayan, dahil man kitang kaiwan, kita nga ni ang... Iwal-iwal. Nadamay lang kita kito kang so American, taas so Japan. Kito baga dahil man talaga kitang kae ang history baga ang history ta baga mga tugang mapong kita sa ano before tigtataramngan iyan na ako na iritaon ako kana makadaog na sino ngaya ang si Magellan ang nakadiskubre sa Pilipinas hindi nakadiskubre kasi even before Magellan iguana kitang civilization. It has been proven again and again
na bago pa nag-abot digdi mga Kastila, iguana kitang mga sibilisasyon, iguana kitang mga barangay baga, ano? Barangay. So, tigapon kayo itong balangay. 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 Mm. So, may mga raha, di ba? May mga dato. Mm. Mga dato, may mga sultan, sultanate. Nag-exist na sinda. Oh, haluin na kitang may civilization. Bago although, pa. Bako paarog ka ini, nabilog na Pilipinas. Mm. Kumbaga, watak-watak kita, taang Pilipinas baga, oh, may, sa topography ta pa talaga, arati-ati na kita, baranga-banga na kita, kaya nga ni Bagao, ang problema ta sa language barrier. Mm. Iba-iba ang mga taramon ta, kaya dipisilon pagsaroon ng mga Pilipino. Kasi culturally, geographically, talagang hati kita. Deng unity. Oo, de kitang, de, ang dipisilon pag-unite ang Pilipino kasi historically, bako man talaga kita saro. Diba? Ang Mindanao Sultanate of Suluyan, Sultanate of Sulu, ang Visayas mga Hilinggayon, may mga Tagbanwa, kung ano-anong mga tribo. Sa tuwi bagadigdi, Bicolano, Ilocano, Chabac, kung ano-anong mga ano mga language. Mga languages. Kaya historically and geographically, we are very diverse. We're very diverse. Magkakaiba talaga kita. Kaya iyan na, nakulo na bagang move, iyan na federalism. Saro iyan, saro siya na prueba na talagang may kanya-kanya kinakitang identity. Pag sinabi baga ngayang mga ano, tagadigdi sa lugar na ini, arog kayo ng anuninda. Actually, mas nga, digdi sa Bicol, dahil kita nagkakasinirabutan. Diba? Sa language. Hmm. Magdyan ka sa Tiwi, iba man ang taramon sa Tiwi kaysa digdi sa Tabaco. Magduman ka sa Legazpi, iba man ang taramon duman. Pero mas maray, naiintindihan digdi kayo sa iba. Although nagkakaintindihan kita, pero baluado magduman ka sa Uwas, dipisilon sa buton ang sa Uwas tapos sa ano. May mga tono. O, so Bicol baga, although that's already Bicol, lalo na sa Rinconada. Lalo na sa Rinconada. Ang nagkakasanibutan man sana, Legazpi tapos Naga. Although magkaiba ang may mga magkaibang word pero halos nagkakahawig man giraray. Magtagalog na lang. Okay baga, kaya nga iyan na ano, iyan ang nahiling kay ito ni Manuel Quezon na ang Pilipino talaga very diverse kay kepuanta kisarong language that would unite us all, that would be can be understand maski sa inka sa Pilipinas. Kaya inano yan na ano, wikang Filipino. Kumbaga sa English international language, so Pilipino, Tagalog na. So, kaya po yan na West Philippine Sea, yan na West Philippine Sea issue. Wara eh, at a disadvantage kita dyan, kitang mga Pilipino, ano? Kasi, mga giants ini, mga, ang nag-umpugan digdi US at China, mga giants ini, kita, ano kita eh, kung sa ano kita, kulangot, kulangot kita in terms of military prowess. So, siguro, ang pinakaano man, sabi sa ano, sa international law, the best foreign policy is actually diplomacy. Puro ba kita diplomacy? Puro sa diplomacy. Okay lang kung minsan na nagluluwas ngayong maluyaan mga Pilipinas, natangay dahil pa na ano. Minsan ako napapaisipan ako kan brother. Nyaon man sana si Darna. Nyaon si Tanggol. Si Cardo Dalisay. Si Sepa. Si Incantadja. Iba kang ipadarara ko ta, ano, yung ilaban. Ilaban, de. Si Cardo Dalisay pa, sana ubus na. Mga superhero. Pero, realistically speaking, we don't stand a chance. We don't stand a chance to be at ano. Kaya nga, ne, ang pinaka ano, iniman ang ano, kumbaga, ako personally, I believe, kumbaga, na tihangaan ko man sa administration ngayon na PBBM, he's more on diplomatic ano. Deti padara sa init kang payo. Minsan nagluluwas na makahira ko na kita, makahira ko na ngayong garo hopeless kita na magibo lang kinot verbal, ma-file lang ki diplomatic protest, but that is the best way to file to settle international dispute by diplomatic means. Deta kaya ang military means. No, so kaya iyan po sa West Philippine Sea. So mga nag-ano sa itong mga paradangog na
nag-uudyok na makipagyera kita sa China, forget about it. Minalawas, matalino po ang Pilipino sa buong mundo. Oo, de lingawan tana po ang war should not even be considered an option. Sa war o sa gera, wara man dyan na nanggagana, gabos dyan daog. Kasi maski anong sabihin ngaya, may mga casualties yan ang both parties. Paano kung ikang nasaro ka duman sa casualties? Diba? So kung pwede man sa namaagi niya sa diplomatic protest, then why not? Mm. So yun yung ano about dyan sa issue sa West Philippine Sea. So ano pang mga... Sa kang Pilipinas po, mayaman talagang bansa ta. Kaya tig-aragawan kita. Tig-aragawan ba gano? So kaya... to the other part of the world, you need to respect our jurisdiction when it comes to judicial system. Harag ba kang ICC, no? So, naglog po sinda. So, kita may justice system. Gari, sample baga. Kumbaga, igwaman kita digding mga investigador. Yan, so, yan diba? Pala na ICC, ano? So, nata magparahimasok sinda digdi. May sadiri kitang presidente. So, uy. Diba? Saro pa pala niya na ICC, anong niya na sa mainit na ano, mainit na tigurunan about that ICC. Dahil respeto, sindi. La. Oh. Ang ano kaya po ng mga tugang, siguro po sa for information sa itong mga nagdadangog, ang ICC, iniso kaso na sinangat ka ito kay President Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, kay former Justice Secretary lingaw ko sa pangaran about sa extrajudicial sa drug war, war on drugs, so mga extrajudicial killings na dakol na nagagada dakol dang nagadan ka ito arog kaan finalan ka ito sa ICC. Ang reason ka ito is kang panahon ni President Duterte kaya nagfile sa ICC kasi ngaya sumanga biktima. Diamond si Dan nakaka-expect na iimbestigaran na President Duterte ang sadiri ninda, imbestigaran kang DOJ Secretary ang sadiri ninda. So, we cannot expect a fair investigation and fair trial here in the Philippines. Kaya, mahagad kami kiayuda duman sa International Criminal Court. Iyan pong International Criminal Court, saro yan na ano, korte na nag-ano yan, kumbaga, nag-imbestigar as in nagpapa... nagtatao kay karampatang penalidad sa mga involved sa mga crime against humanity. So, iyan ang mga genocide, mga crimes against humanity, yung mga mass killings, that is considered as crime against humanity. So, kaito kaya, ang Pilipinas, signatory dyan, nakapirma, na ang Pilipinas, na pagdating ngayon kami nakakakokiustisya din sa sadiriming nasyon, pwede nga mag-file dyan sa ICC. So, ICC nang ma-imbestigar sa kamahiring. But during the time of President Duterte, naghali na sa ICC? Mm-hmm. Oh. Actually, na-settled na yan, brother, na naghali baga ano? Ang sabi dyan kang Supreme Court, teka man nga, pwedeng maghali. Tamilid, ano ka na? Kumbaga, kung naghali ka, dapat kaito pa. Ngunyay nagproblema sa kakamaghali, dahil mo pwedeng takasan ang responsibilidad mo sa kontrata porket kontra sa imo. Garoon man sanan brother, naghuron kita. Ano? Sabi ko, brother, ano nga kita? Ang huron ta, ano nga ya, huya na mag-deliver sa kasako ki mga, ano, mag-deliver ka nga sa ko ki mga utong tiniak mong ano, tiniak mong kahoy, deliveran mo ako, bayadan ta kang 500 ang bulan. So deliveran mo ako worth 500 na ano pieces. Na ano 500 worth na kahoy. Tinawanan ta ka ng 500. Sabi mo, ay habo ko na ngayon, ano? Cancelin ko ng kontrata. Then ako matiak. Teka, pwedeng basta-basta makahali na nakaobliga ka sa ko. Kumbaga, sa international law, may tigapon kitang pacta sunt servanda, compliance in good faith. The moment nagpirma ka dyan, you are bound by it. So kung halimbawa deka pa man ano, so kung minali ka, deka pa man na inagrabyado, then so be it. Sabi kang Supreme Court, de kita basta pwede yung takasan.
ang sa tong obligasyon na porket negatibo ang epekto sa to dahil nakitang ano. Kaya so pag-withdraw kang Pilipinas will not in any way affect duman sa kaso. Kaya na-pave ining investigation. Kaya lang, unyan po baga mga tugang, bago ng presidente, bago ng administrasyon, bago na ang DOJ secretary, sabi kang mga ano, may mga congresswoman, congressman led by former President Gloria Arroyo na nagde-declare sin naki-support kay President Duterte, as in may mga nagko-comment man na sa itong mga leader na nataman ma-imbestigar ang ICC, samantalang, igwabaga kitang sadiring justice system. Nata, diyan kaya kang sa itong justice system. Ang counterman kang sa mga nag-file sa ICC, igwanganin niya kitang justice system. Igwanganin niya kitang mga korte na naglilitis. Kaya lang, sa kadakulan niya kang involved, dahil man na may nakasuhan. Kung igwa nga nakasuhan, pira saro duwa. Nya pirang nagadan, 12,000. Kaya, parang stig sabihin, there is a failure on the part of local authorities to conduct an extensive and, kumbaga, valid investigation. Kaya maduman sa ICC. So, sa kuya kan, personal, ang personal take ko kaan, give chance to the new administration na mag-imbestigar. Sabihin ta, 1 year man lamang, 1 year or 2 year, tawanan ki chance. Kung talagang di mag-imbestigar, duwa ng taon, tapos ng 1 taon, di lamang nagluwas na investigasyon, ayan, siguro, pwede ka mag-conclude, dahil ni-interesado. Garo, nagpadagos lang ini sa dating administrasyon na dahil interesado na mag-conduct investigation about these extrajudicial killings. So that would now justify the ICC to come in. Pero sa ngunyan, dahil pa nagsasantaon, dahil pa nagsasantaon, dakulong kita mga pressing issues, diba? Puros na mahal. Mahal na subunay, mahal na sibulyas. Gamos na. Nagmahal subawang. Tao na lang hindi nagmamahal. Tao na lang hindi nagmamahal. Bakit, brother? Hindi ka pa ba minahal? So, parang po, kumbaga, it's too early naman. Too early naman to, ano, na mag-ano dyan. Kasi we igwa naman kitang ano, igwa man kitang justice system that's still, ano naman to, functioning. Ang mga korteta bukas naman, pag nag-file yung kikaso, maagi naman yan sa proseso, may tigapon kitang legal process. So let the legal process of the Philippines applied first bago magpalaog ki ibang mga investigating body. No? So, iyan po, personal ko lamang ano opinion. As in, it does not reflect this of this station. Opo. Okay? So, yun yung ano, yun yung brother ang mga current events ta ano. Puros baga international, West Philippine Sea. So talaga ang mga issue ta bagang yun, nagle-level up, bako naman chirismisan ano, bako naman ngayang, sisa ngayang ama kaining sexy actress. So, iyo po yan ang ano, may naramduman ka pa brother na ano, na mainit nyo yung tig-uusapan. Ang nibagay sa pangyari, nabanggitan na ini before eh. Oo. Dakulo na batas na pwedeng sa batas. Paparatuunan, so, divorce. Ah, so divorce. Dahil man na pwede talaga sa Pilipinas. Hindi ba kita, Christian country kita, once yan in-approve, maghihirap, may batas na sabi the sanctity of the marriage pinaprotektan bagay sa pamilya. Pabor lang sa mga mayaman. Mas kaya may ano ah. So dahil nakita nag-aragom dahil kung ang aragom sa nakita. Diba? Abo, maupo mo talaga brother sa divorce. Rauton mang pamilya. Yung nga, kundeng pamilya. Paano ang komunidad? Ang sarong barangay. Iba ka nagbubuo kang nasyon. You need to understand the ano yan, dapat tilingon hanggang mga legislador, mga mabatas. Abo, ano pala talaga? You need to protect the family. Iguana, illegal separation. Pati sa marijuana, illegalize pa na ito. Ano pang masun illegalize na? So mga beer house. Gabos na illegal. Illegalize ng illegal. Kaya ito baga, may proposal man ka na so wedding, igibo na lugod na legal.
Nganing ba ko na illegal? Babae na yan. Mag-congressman ka man nganing. Ano? Yo, magdalaga ka mag-congressman ka man nganing iyon ang mga panukalang batas mo, mailabi mo man sa Kongreso. No? So actually po ano, gusto ko man ining i-take advantage ining opportunity ining ano sa programa ta. Kasi po gusto ko man magpasalamat sa gabos ng mga nagsuporta, mga sponsor, mga nagtarabang para so sa community college mi. Actually po nag-celebrate kami ngunyan ki 30th founding anniversary kang ano 30th foundation week sa San Jose Community College. So 30 anyos na po ang San Jose Community College, nagpo niya 1993. Ano pero elementary pa man ako kaan. Happy 30th po anniversary sa Kuya Alba Mater sa San Jose. Ako yung mga teacher diyan. Okay. Although kasubago nag-ano kami nag ano yan motorcade. Inuran-uran ugaring, ano minainit, minauran. Tapos ko yun na hapon, mainito na. Uragot talagang panahon. So actually, yung foundation week mo po dyan, dakol kaming mga inintroduce na mga, sabi kang mga nag-ano, mga first time na nagkaigwa kay mga araw kay itong activities. Like, nagkaigwa po kami mga tugang ki ano, yung first day, ano ba yung ano yung Sunday dapat fun run ko ta ito kaya napospon ta maoranon mas demo. So nagkaigwa kay mas demo dakulon nagirintra sa mga PE classes ngunyan anong event man yan ngunyan tatad alumni day ngunyan alumni day so igwa man na admin day nung Monday sa mga admin staff nagkaigwa man kami kidit na kokor competition or maano man nganing makaano man baga kung baga makarewind makarefresh sa trabaho ngaya dit man ako recordes may mga nagsarayo man nagano tapos nagkagawa man kami kay ano first LGBTQ day so kang 22 ito Martes so para maano man because we want to feel everyone in our community na partisinda kang eskwelahan. As in, so sa indaman ng mga ano, maka-express man kang sa indang mga talents, mga ano, kaya nag-ano man kami, nag-declare man kami ng LGBTQ day. So, dakon man, may mga activities na para maiining so parang maiwasan sa mga bullying bagas, mga ano, inang usual na mga problem kang ano, kang member kang LGBTQ na sa so mga bullying bagas, sa so mga ano yan, na we should treat them equal. We should always treat them with respect. Kaya nga yung organization ninda, ang apod ninda is galang. Galang, that is respect. So, sabi nga ni, respect begets respect. Respetuhon mo ako, respetuhon ta ka man. Ayun diba? Nga. Yes, specific kita dyan. We respect your rights. But, you know, may suitable kita ngunyan. O, kamo, pabor kamo kayan. Lalaki, babae, babae sa babae. Ano man, mapilap ka kiform. Diba, masan ang gender dyan? Male and female. Sa ka dyan malaag? You see? Di kitang ano dyan? Di kitang problema dyan? We respect your rights as a human being. Yan respeto. Pero diyan sa parting iyan emang mambabatas man ini. Oo. Iyan ang ano, iyan ang actually ang continuous challenge kasi as we progress as a nation, dakulon talaga kahit ang problema tama lang pagkakan ano? Simple man. Kayto ngayo, basic needs lang kayto baga ngayo. Ano daw ngayo kung matararok na, ano daw kung maaranin na? Mga simple ba kaytong buhay ngayo pag nakaano na, mapropengalo kay naoso ang siesta. Ang isip kayto mag-eskwela. Mag-eskwela ngayo makatapos king element makaukod magbasa magsurat, okay na, 'di ba? Kayto. Mga simple yun baga kayto ano. Kaya lang the more we grow as a cities as a nation, this is the price of growth and development. Habang nag-ascenso ang sa tuwing lugar, mas nagdadakol ang sa tong pangangaipo. Kasi imagine mo lang brother ano. Halimbawa nga kay ito, bago ka mag pag minatrabaho ka pa sana, nagsisildo kang 5 mil 6 mil. Napapagkano baga ano na budget mo?
minsan nga nakakatada ka pang mga 100, 200 na savings. Pero ngunyan nga, 20 mil lang sildo mo, di ka kapos ka palugod. Kasi dahil, pag 20 mil lang sildo mo, dahil ka naman makakan sa turo-turo. Dahil ka naman malunad sa jeep, puro permi ka na fill cab. Nagtataas man sa mga expenses mo, sa mga way of living. Kumbaga sa economics po, the taste and preferences, nagbabago po. Nagbabago man. Ano? Yeah. Kahit baga, okay na sa tuyang ano, huya na pinakro. Okay na ngayaw ang binambana. Kasi ano? Yung lifestyle mo, nagbago na naman. Ngunyan, maano ka naman baga, Jollibee. Maano ka naman, mga fast food. Oh. Tapos nga, kaya ito, magkaipuan ki cellphone. If you can afford, why not? Oo, ikaw nga, may cellphone ka na. Ano nga ito sa number mo? Iyotang ito, online tanganin. Ano po inay? Sa mga gustong mga tugang. Love inay. Oo. Sige. 0936-47-39844. Luway-luway. So may mga gusto po na ipaabot sa muya, mahagad man ki advice, ki kung pagbati or ano. Ahunin na po ang number na para digdi sa programa mi. Luway-luway tabi, brother. Ngaling, ano? Ini po ang number po. 09-36-47-39-844. Sarap pa. So, 09-36-47-39-844. So, sa gusto magpatira po, iguana pong number yun. So, satisfied po kami. 1 hour, 45 minutes. Maski turog na kamo, ligmamasahe ko pa kamo. Sige, i-plug mo na so ano mo. So, ano po, Thai massage, Swedish, and reflexology lang po ang sakong offer. Ah, okay. Habang tig mo masahe, tig indoctrinate. Kompleto po yan. May kanta kung gusto nyo ng kanta. Politics, ang tema to, pwede, istorya. So, kung may mag-Bible study, pwede po. Ano yan? May mga nagko-comment sa... Deke, naka-comment sa ano, tata, de kitang Facebook live. Ano, nag-charat sa kuya. O, sa Peña da si Sir... ano yan? Sir Veloso. Nagdadawag daw sa opisina niya sa ano. Hi, tabi dyan, Sir Jerry, sa ano. Daniel B. Peña Memorial College Foundation. Ini man po sa batch 8384 sa DBP Peña po ini kay Libby Abrera. Hali po kay Jen Blanza po ini, especially kay Linlin. I listen to the radio, interesting topic, it educational. During EDSA, I was in my second year high school, sabi ni Gilbert Borrero. No, so dakulo man talagang nakaano kay ni. Aramang kantakan so sa EDSA, so magkaisa. So handog ng Pilipin. Ay, ano yan? Di na ko papayang. Dek, aram. Pwede man dyan ang ano, tropical depression. Alin at sumayaw sa ilalim ng araw. Hawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay, kapayapaan. Kapayapaan. Yan lang naman po. Iyo. Always peace baga kita, ano? Sabi nga ikang ano, pag mga beauty pageant, may nag-text na tulos. May nag-peace tulos, may nag-ano tulos. Primero po, ini binamano po ini yung, na nag-love po din sa cellphone. Hello po, mga sir, maray na hapon tabi, pabati man, po kami digdi sa istansya, tamang daw lang kami sa Indo. Mabuhay pa kamo dyan sa istansya Malinaw. Si Rayman po sa Jaro, si Mrs. Casaol, Broncano family, buhay po kamo. Good afternoon, Tabi Attorney and Brad Bilarmino. Thanks sa pagbalik kamo mag-program legal sa nasa great. Pag-greet sa Bigkas family and Onoya family, my relatives and friend, Ma'am Tess Bien and Ma'am Mila Evangelista. Thanks, Tabi, sa indong duwa. Hali po kay Mila Bigkas. Igwa ka pa dyan, brother, na ano? Sige na, basa na. Si Unyok po, Bisaw, nagdawag po sa Santa Cruz. Si Mama, Corazon, Andy Bone, Brando, hello, sa kuyang mga pinsan dyan sa Basod, Juno Salazar, Bismonte, Bilan, family, si Auntie Janet po, na Nini, and Jennifer, Jenny Lynn, hello po, thank you for visiting us po. Auntie Merle, Diola Bon family, Salazar. So, si Rakmel Bino, si Atay Binalingbing.
Barangay 5, si Buknoy Palses. Romeo Karinan po dyan sa Burunada. Kasi sa Gabos po na taga Santa Cruz, si Chamin niya, si Gwen, si Jane, Bilan, hello po. Ang Mang Marites, chismis pa mo. Yo, salamat po. Eyo. Tapos po ano, so na, pangapudan po sa mga alumni, mga graduate po kang San Jose Community College from batch 1997 up to batch 2022. So kung free time po kamo, magbisita po kamo ngunyan sa ano, duman sa covered court, duman sa SGCC, may activities po kita. Ano, you're all invited. Invited kita, magirilingan man kang mga kabatch nindo. Tapos, mahiling man po nindo sa mga improvement man na ginibom eh for this past years na ano, improvement kang ano. Nga, nang maano man nindo na yun na pala nini ang ano, ang itsura kang kang SGCC. Siguro mga padit-dit po, tig ano min yan na sa mga structures, sa mga facilities, tid-dit-dit min ang tig ano, tig tatapos-tapos. So, maarabot kita. Dakulog ka pang nag-text to loss. May naghahabol po. Ah, sige daw. Good PM sa indong luwa, magayon ng tabi sa indong magdanog. Then, nagdipo sa... Sisa, anong number ka ito? I-acknowledge mo man, so last four digit. Okay. So last four digit. Digdipo 639469241199. Sana po susunod na Sabado discuss niyo po karapatan ng tenants. Okay. So dakulon man ang ganyan ano, dakulon actually question yan about sa tenant and ano. Sige po, next week kung maano tayan, taanan tayan about tenancy law, tenancy agrarian reform law. Ta dakulon man talaga ano, mga paradangog tabaga na ano diyan sa tenancy. So si iyo po ilingon ta kung ano, kung anong top kung ma-discuss ta next Saturday. 27836 po. Maray na hapon po sa indong duwa. Nagdadaog po sa legal sanali sa Bitito. Salamat po. Good pay po, nagdadaog po sa indong duwa. Legal sanali. Dakulon lagod na nagsirense. Dakulon lagod na nagsirense. Nang guston kita kibasa. Di ibig sabihin talaga, Brandon. Dakulon kitang paradangog. Dakulon ano? Okay na po. So, dahil naman garay. Nyan digdi, may ano digdi about sa balikante ining EDSA Revolution. Actually, ining ano, naramdaman ko ining EDSA Revolution, inang ano, may ginibo ako ining ano, sa school paper me, about essay about this. Nanggana ko kay Nika ito, first prize about this EDSA Revolution. So, mga ano baga, mga sa journalism na ano, all about EDSA Revolution. So the EDSA Revolution served as the model for peaceful revolt around the world. It was the first ever act to oust a leadership that didn't require gunfight. So kasi ang ano kay ang uso kay kayto ang prior po sa ano mga tugo, prior kay ning EDSA Revolution, ang mga ano kayto, ang mga pagpahali kayto kang mga heads of state, head of government, madugo talaga o talagang nag-aranuan. So nahiling kang buong mundo na akaya man pala magpahali ngaya ki mga ano, ki mga leader na dahil nakaipuan ki dahas, kaya baga may kanta ano yan kahit di ano yan, so kanta dahas, so hindi paggamit ng dahas, something na pwede nating makamtan, kalayaan makakamtan kahit hindi gumamit ng dahas, basta may ano yan, so sa lyrics duman sa magkaisa. Bako man asin. Ang asin kayo, may kanta man dyan. Ang kanta kang asin, bitsin. Dahil ko, so, gitara ko'y inialay, kung magkagulo'y gamitin. Pinagi sa kanta na kumbaga ang way niya man para express ang sayang sa music. Ano oh, musika. So music. Tapos because of this EDSA Revolution, nagsurunod-sunod.
Naging inspiration sa buong mundo. Sa buong mundo. Inarog man. Inararog ini. Nagkaigo kay mga bloodless revolution because of this. Actually ang saro kay ning naging ano, ining ano, Soviet Union. Ining dati kasi ang bansa na yan na Soviet Union, USSR ang pangalan kaan, Union Soviet Socialist Republic. Dakulon iyan. Oh, nagkaigo yan kay disintegrate yan, so Ukraine huminali. So Czechoslovakia, so Herzegovina, Bosnia, nagkaranya kanya yan kasi parang nagkagunik inspiration and it is spread, sabi nga ni, it is spread like wildfire all over the world. So kaya nagining ano, kumbaga nagining pangarugan, nagining dakulaon kay itong inspirasyon kang ibang bansa na pwedeng makamtan ang kalayaan ng walang ng hindi gumagamit ng dahas. So kaya ngunyan, and until now, 'di ba? Until now sa iba't ibang panig ng mundo, nagkakaigwa kay mga protesta na instead na badil ang mga dara placard, instead na mga ano, nagsusurya puros makibaka, hindi pa akong nahiling na makikambing, puros mga makibaka. So because of this, kaya ito suminikato ng Pilipinas, naging ano, parang naging center of gravity ang Pilipinas. Dahil ligdi sa EDSA Revolution. Kaya in its earlier years, ang EDSA Revolution, ang celebration of EDSA Day, is kumbaga dakulaan ini, it's a very big deal. Big deal ini eh. Ramdam ko kang high school kami, talagang ano ini, tigpapakover pa kami ka ini kang event, kang celebration, kang local celebration. Taano ako, campus journalist ako. Member ako kang ano sa campus journalism. Tigpapakover pa ini sa mo, ta news editor ako ka ito, news editor sa high school ano yan, high school paper. Tigpapakover pa ini sa mo, ta dakulaon talaga ining ano, dakulaon ining issue that but sa kalaunan nga ni na because na parang sa mga expectations kang mga tao, day na ano kay ning EDSA kaya paluway-luway na nababawasan so ano niya, so parang importansya. Ngunyan nga ni, ngunyan February 25, halos dahil taman masyadong ma-feel sa celebration even here sa local level. Parang dahil masyadong celebration. Kami nga, nag-celebrate kami, alam na yung homecoming. So, kumbaga, bako na siya, araw ka ito ka-extensive na ano. So, kaya siguro, araw man talaga ka ng ano? Araw man talaga ka sigurong, ano yan? Digdi po sa sabi kang worded organization po, trivia lang po ini. Mm-hmm. Inatay ang 477,000 ang pagpatay ang nangyari sa buong mundo. At noong 2016, ang sabi ng World Health Organization as 2018, hindi pa kasama dyan ang mga tinatayang 180,000 tao na namatay dahil sa digmaan at kaguluhan ng taon ding iyon. So marami talagang magagalaran attorney. May pigbabara din. May naambos na mga politiko. So sa eskwelahan, sa Amerika, dakulo ng mga nangyaring mga ano. Ngunyan, dahil sa kahirapan kang buhay, ini po ang mga nangyari, diskriminasyon sa estado, sa buhay, lahi at gender, sa pilit ng paglipot ng mga lugar. Siyempre dahil kasiguran po. At kompetisyon sa lipunan. Tumataas ang tiyansang ma-depress, mabalisa at matakot ang mga tao, sabi ng psychologist. So, yun po ang mga sign kaya nangyari po ito sa mga tao na lalo po due to pandemic po na grabe ang depresyon. Kaya po, igwabagit ang mental health celebration. So, kaya kung kamo po nakakaranas kaya ng mga kamunduan, mga mental health, depo nito paghaloyin iyan kay Pon po talaga magdumang kamo sa psychologist na magpailing ako nang matritulos kamo tangi bakan po naman na mangnuanta na lang po iyan nagbitay na pagadan so aktibiran ta po iyan mga so naugma po ako digdingan sa Tabago po naigwa na po ning ano so ano baga po attorney so para sa mga tao na may tigpapatindog diyan ayling ko sa may haranis kikope sa mga disability ng mga tao. So, yako, surprise ka yako, so programa kang local government.
So, yun man lang po yan sa kuya ang ano ang ang advocacy ko po sa indo, yaw lang po ang programa may. So, mga legal counseling po kay attorney po. Sa spiritual po sa kuya kamo mag-ano. Spiritual po. Spiritual counseling sa imo. Digdi po marriage counseling digdi po sa kuya. Ana. So, Bible base po yan. Legal ano, saya legal base sa kuya, Bible base. Bible base. Ta ini po mga tugang si kaya po intigapon na brother. Kompleto na kita partner, kompleto na kita. Ini po ano, kaya ko po intigapon na brother. Ta brother po talaga ini pastor ining kaiba ko si Brother Ariel. Ano? So, bako ini dahil nga garo ano, tunay po ining ano, tunay na pastor si brother sa Church Ninda. Anyway, may question po din dito, Torne. Iyon nga, ne, ako dako naman akong narasibin na question. Sige daw, ano daw, tatan may oras pa makita. Bawa magayon ng tabi ang sa indong dangog, dangog sa Q1198574. Sige daw, tatan may oras pa makita. Pakiya po, Torne, digdi sa datag. In may nag-utang po sa lindeng, inabutan po ko na pag lockdown. Inabutan kay lockdown, so na inot. Pero na kahulog naman po siya kay maduwang bulan kang nag okay na ang mga 2021 hanggang 2022. Naghulog po siyang ang aram niya, tapos na siya maghulog. Kaya wara na kay naniningil sa iya. Ngunyan po, sige na namang singil ang sabi, last payment niya daa, 2020, pagpakatakot. Ang pagpapatakot pakidemanda da po siya. So iyo lang po attorney, ikaw na pong bahala. Iyo po. Pag mga araw kayan, padimandan po nindo. Ano? Usually iyan ang mga sa collection. Naano taon bagong na-discuss tanan ka before po napapiyawan ta po na, yan. Ananta na sa utang. Ining mga ano yan, mga unsound collection practices sa mga daing datang pagkolekta. Yan ang mga tigpapatakot. De ka matakot kasi kung utang, kung bayad ka naman talaga, pero po ang ano kan pura permit kay pon may prueba kang pagbayad mo. So, kung bayad ka naman talaga, de ka dapat na ikatakot. Pag kinasuan ka, na ti ano naman yung kang korte na pag nailingan iyan na sobra-sobra na ngayon sa mga binayad mo na halang kaon sa porsyento, tidagitan pa kang huwis kan. So, nagpa-utang. Ika nga, labi-labi unong ka. Ano nga po gan? Usurious rate na pasok doon sa mental. So, ayun na, natural. Mental stress yan kasi oragi matangang banggi, apudan ka, tapos tataraman ka. Pag dahil ka nga ano, ipapasupog ka or kakasuan ka kaya aro ka. Mental, minimal damage, nominal. Uli po, for the sake of ano, may oras pa naman kita. Gusto kong basahin ini. Alisa sa to yung sender. Good PM po, attorney. Sana mabasa mo ining message ko po. Mahagad lang po ako ki-advise tungkol sa pagpasurvey may kang nabakal ming daga. 30 years na po. 30 years ng nabakal. Edyo, mato lang kita kiliit, brother. Attorney, pirmi po na pipending ang pasurvey me. May paglabag po ba kami or yung pagsurvey kung ipagpatuloy mi lang po dawa depo sa mga nabakalan mi maghiling kang pasurvey me po. Bata kulang ang sukol kang daga mi kaya maisog po kami sa inutan po. Sinabihan mi po na po sinda makatarakit ming daga pero dai man po nakikipag-cooperate sa imo. Sa surveyor po yan, diskarte na po yan kang surveyor ano. So every time ma-survey ka mo, kay puan aram ka makataraning nindo, may notice. So halimbawa po, despite ni notice, dahil nag-aratinder, dahil nag-ano, aba ko na nindo na sala. The surveyor can proceed with the survey. Mag-ano lang siguro para siguro safe man ka ang surveyor kay. Minako yan kitistigo, usually barangay official sa iyang pag-survey. Kasi de man pwede ka mong i-hostage kang kataraning nindo na ngayon de masorbi, de maaduruman. Ada eh, basta na-receive sinda ki, ano, notice is enough. Kumbaga, may notice. Gusto mo po mabanga na sanang magturugang ang nabakal na magurang na daga sa tamang barangaan. Kaya po, mapasorbi po kami. Iyo po, siguro, follow-up na lang nindo sa surveyor nindo. Siguro, busy man or kung may iba man na ano.
Ano po 'yan? Ano? So, pagtaga kulibutan ng surveyor. May mga paraan man, para madagos ang survey even without the cooperation kang mga kataning sa mga adjacent lots. Dapat legit na surveyor kasi pag duwa ng kamot, mahal ng singil kaya. Tapos i-check man po nindo sa surveyor nindo. So license. Ano? Kasi ang tabaka sinurvey ka mo tig drawing sana. Dapat i-check man nindo so kang surveyor, so legitimacy na may mga instances man kaya na bako man talaga legitimate ang surveyor. May mga sabi nga mga fly by night or mga ano. So kumakuha ka mong surveyor, sumidbid na talagang iyong ano, kumbaga iyo ang trabaho niya, aloy ng kumbaga known na sa community na talagang surveyor iyan. Tapos may mga past ano na siya, may mga past transaction na tataaram ang ano, tigigibo. Ano? So, iyo lang po ano no. So, sabi ni Susan Borlagdatan, good noon po sa inyong duwa, Atty. Blanza and Brad Villarmino. Nice program, hali kay Gilbert Borrero. Sabi ni Sir Sam Bansuela, maray na hapon sa inyong duwa, watching from San Antonio, Tabaco City. Salamat sa very informative na talakayan. So, iyan na siguro ano para sa so, ano bang pitcha sa sunod na ano, simana? Marso na. March 4. Oh. Ah, okay niyan pa ano. May travel din naman kaya kung niya na Marso ano. So medyo busy kaya kita. Busy kita sa dakol kita mga ano, mga obligasyon. Bata ang iyo man ang ano ngunyan nung atugang na ngunyan baga face to face na ano. Kaya ito kaya puros man sana webinar na Zoom naka ano ma-attend ka kay seminar sa Zoom din niya kasi nasarong. Ngunyan din na face to face. Pero iba man giraray ang pag face to face. Ma-enjoy yun man giraray. Mas magayon talaga face. Oo, hali pa lang ako sa Bohol. Last week po mga tugang kay wara ako, may meeting kami sa Bohol. Enjoy yun. Garo naman sa Boracay ang itong sudin naman may sa Panglao Beach. Dakulo na ano, foreigner na ano duman tapos nag-chat eskwela ko ini so chick boy kong eskwela Juan Francisco Brosas, hello ini ang pinaka chick boy kayto sa Aquinas. Hi Atty. Blanza, pa shout out. Nagdadawag pala ini dakulo na ning pinahibe. Oy JF, pagbago ka na. Hindi man, joke lang baka bulag. Anyway, ano, so siguro po mapaaram kita kay Amay ngunyan. Ano ta, may obligasyon pa kita duman sa SJCC. Mapo nang po diyan kay Mayor Sinambulan. Kay Mayor Sinon sa ano oh, diyan sa Malilipot. So ano kami. Grabe ka sir. Bitas family diyan sa Saud pa lang kang Malilipot nagdadawog diyan si Chaderma. Oo. Yeah. Ay, yulukla ako din sa eskwela kong chick boy. Grabe ka sir. Ha ha ha. Iyo. So siguro po maparam na kita ano na ano kitang early ano ngunyan total niya naman si Selsom ano sa na. Okay. Siguro ano so sa giraray salamat digdi. Salamat po sa mga nagantabay sa tuya. So sa masunod na po sa Indoga boss. Sa masunod na Sabado po siguro so nag ano sa tuya nag-request sa tuya ng tukaron taman so agrarian tenancy law. So iyan po siguro iyan ang iyan ta. Iyon na lugod ang iyan ta. Tadakulan man ka ng mga interesado. Lalo na ngunyan, suman nako-convert bagang mga daga, nagigibang mga subdivision. So, iano ta po, pag-adalan ta ang ano, sabay tang pag-adalan ang mga batas digdi about sa tenancy law, sa mga agrarian reform law, kasi dakulon digdi yung problema. Saro man ining issue sa ano, mga agrarian cases, na usually ang involved digdi sa mga tugang tang kasaradayan. So siguro po hanggang sa masunod na edition kang programang Legal Sana. So ini po si Atty. Randy Blanza. Ini po si Ariel Villarmino. Nagsasabing maray na hapon asin Legal Sana pa rin. Na niya kanyang kamatayan sa isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutan. O ang
kasalanan. Sa isang kulungan batal ay may taong malungkot, umiiyak. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising niya ng liwanag. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga pala. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang baytuwa. Ang kaligayahan ay tinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Wala na bang katarungan ng isang nilalang na katulad niya? Ilan pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan? Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman? Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan? Mga ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan. Paano niya isisigaw na siya isa diyang walang kasalanan? Tanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at siyang nakakaalam. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan. Dumating na ang araw, haharapin na niya kanyang kamatayan. Sa isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutang. Quad Radio 91.3. Now that it's all said and done, I can't believe you were the one to build me up and tear me down like an old abandoned house. You said when you left, just left me cold and out of breath. I felt if I was in way too deep. Guess I let you get the best of me. Now I'm picking up the pieces, I'm spinning all the pages for you.
nothing I could say. And when you slammed the front door shut, a lot of others opened up. So did my eyes, so I could see that you never were the best for me. And I should have started running a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. It seemed everlasting that you would always be mine. Now you wanna be free, yeah. So I'm letting you fly. Cause I know in my heart, babe, our love will never die, no. You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can erase a feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Oh, darling, cause you'll always be my baby. Cry, no, and I won't beg you to stay. If you're determined to leave, girl, I will not stand in your way. But inevitably, you'll be back again. Cause you know in your heart, babe, our love will never end. No, you'll always be a part of me. Can't escape me. Ooh, darling, cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase a feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, cause you'll always be my baby. Definitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't
time can erase a feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, cause you'll always be my baby. Ang nangungunang istasyon ng radyo sa Primer Distrito. Ito po ang One Radio 91.3 FM. Tinundugo na! Andito na ang nag-iisang resort sa buong Bicol Region para sa mga kids at teenagers at sa buong pamilya. Fantasy Spring Resort. Ang Fantasy Spring Resort ay may giant spiral slide at pool playground, apat na malalaking swimming pool at may function hall na hanggang 400 guests ang capacity. Mga kids at buong pamilya, excited na ba kayo? Let's go na sa Fantasy Spring Resort. Thrill at excitement lahat andito sa Fantasy Spring Resort for fantastic kids and teenagers. Services offered: birthdays, debuts, weddings, anniversaries, seminars and parties. Let's go sa Fantasy Spring Resort. Gen Art Hardware, siguradong barato at hindi kalidad na materyales na naaayon sa DTI standard. Bisitahin ang mga branches ng Gen Art Hardware: Gen Art San Ramon, Gen Art San Jose Malilipot Albay, Gen Art San Lorenzo, and Art Dance Trading. Bango naman ang mahal ko. Huwag mo umpisahan na di mo kayang tapusin. Apo, mister! Parang natampo yata sa'yo si misis. Mag-toro capsule ka nga. Isang capsule bago maglabing-labing, sigurado ang tagal at lakas mo. Subukan mo na. Breakfast in bed. Sweet naman ang misis ko. Bonus ko yan sa'yo. Iba ka kagabi. Toro capsule, tagal at lakas na di umatras. Mahalagang paalala, ang toro capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigaalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Rioso Street, Kabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay Albay. Sa Princess Twini Pharmacy, yaon ang mga branded medicines, generic medicines, medical supplies, Chinese herbals, as in skincare products. Ang Princess Twini Pharmacy, iyo ang regional distributor kang breast pumps, as in hamot perfume sa Bicol Region. Bisitahon ang Princess Twini Pharmacy sa ground floor kang Manuel Seya Building, Herrera Street, Kinale, Tabaco City. Sa hambang sana kang 797, kataning kang Amore Coffee Shop. Sa Princess Twini Pharmacy, available ang online delivery. As in bukasinda, 7:30 in pagkaaga hanggang 9:30 in paggabanggi. As in pagbiyernes, as in Sabado, hanggang 10:30 p.m. Para sa mga kaputan, magapod lang sa 0981-409-2609. 0981-409-2609. Musna sa Princess Twini Pharmacy, ang butika ng masa.
Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Broadcasting live from the heart of the City of Love, Tabaco City. This is the WKN 91.3 One Radio News FM. Sa balita at impormasyon, maaasahan sa tugtugan at kasiyahan, number one, One Radio News FM. Tindogo na! And the message is perfectly simple. Get electrified. The Wave Man. The Wave Man. Dancehall classics. So we're different colors and we're different breeds. The Wave Man. Red rains, you're shining out for me. The Wave Man. You want it all. The new wave era. The Wave Man. Coming to make you wild. The Wave Man. Get connected. New Wave Connection. New Wave Connection. Get ready for the Wave Man. Rene Castro on One Radio 91.3 FM. Tindugo na. The New Wave Connection. The New Wave Connection. New Wave Connection. Magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of the New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!